Welcome back mga ka-wonder. Kung napanood nyo yung isang video natin regarding sa mga classic and mga vintage bike ni Sir Omet, ngayon, papasukin naman natin yung bahay niya. Kaya mas marami kang makikita rito. Siyempre make sure na naka-subscribe ka sa channel natin and then naka-like and follow ka dun sa Urban Wonder natin na page para lagi kang mga updated sa mga video ang i-upload natin. So tara, let's go! So ito, pasok tayo sa bahay ni Sir Omet. Ayan o, makikita mo kagad o. Jukebox. Ayan. Ito, grabe o. Ayan. Ang isa sa mga koleksyon ni Sir Omet. Ito yung Fujo na nai-feature natin. Ito nga pala si Sir Joel, isa sa mga mag-a-assist sa atin. Invite mo sila sa channel mo, Sir. Mga co-hunter, Alex TV. MTV. Baka pwedeng subscribe naman tayo Hatch Old School YouTube channel. Maraming salamat po. Marami kayong matututunan sa channel ni Sir Joel regarding sa mga classic place and then sa mga history ng mga bisikleta. Sigurado yan. Salamat po. Yun. Ito sir, ito yung isa sa mga koleksyon ni Sir Omet. Ito mga ka-wonder, talagang koleksyon ni Sir Omet to. Hindi niya to nakuha sa mga baka ang iniisip ng iba sa mga Japan surplusan. Hindi po. Talagang sariling koleksyon niya. Diba tama sir? Tama. Sariling koleksyon niya to. Matagal na nangungulekta yung si Sir Omet. Binata pa yan, nangungulekta na ng bisikleta yan. Yan. Grabe naman mga koleksyon nito Sir Joel. Ito sir, tama ba to? Ito yung ginagamit sa time trial? Time trial. Cervelo, pure carbon sir? Carbon. Yan o. Isang karangalan to at mapakita sa atin ni Sir Omet na payagan tayong pumasok sa bahay niya. Actually sir, hindi lang to yung isang mga ibang mga koleksyon niya, no? Marami pa dun sa yung lumang bahay niya. Meron pa pala siyang koleksyon sa mga lumang bahay niya, grabe. Ito ang Cervelo na road bike. And then ito may nakita rin ako dito mga piknika. Hindi ko na iba isa-isa ng mga detalye mga ka-wandera. Yung ano lang, mga brand na lang na makikita nyo. Oo. Yeah. Ito pala si sir. Ayan, sige. Ayan. Sabi ko nga, binata ka pa, nangungulit ka na ng bike. So ito si sir, siya ang mag-i-explain sa atin sa mga collection niya. Magandang umaga sir. At dito ulit tayo. Sir, ito, yung nakita ko sa inyo, yung Cervelo. Yan. Isa sa mga collection ni Sir Omet yan. And then, ito, isa sa mga piknika. Ayan, oh. Grabe, yung ganda ng ano. Oo. Mga stock parts lahat yan, sir. Wala pa halos na palitan dito sa mga pyesa, no? Tapos si Orbea. Ayan, o. No? Anong, ano to, sir? History carbon. Ni Orbea. Carbon din siya. And then, isa sa mga na-collection nyo, no? Ano na gusto nyo sa bike na ganito, sir? Ito, galing to sa pinsang buo ni Joel. Ni Sir Joel. Galing Canada yan, eh. Okay. Yan mga yan, yan, ito, ito, yan, pwedeng mabili. Ayan. Ah, pwede palang mabili. Ayan mga ka-wonder, good news, pwede palang mabili. Yan yung mga... ang isa sa mga koleksyon ni Sir Bill, ayan. Ah, okay, may binibenta rin pala siya. Itong mga to, sir, na, ito, kita nyo, mga naka-Ultegra. Lahat yan, group set. Ang brake set niya, Ultegra. Ang drivetrain, Ultegra, pure carbon, sir. Ayan. Ang size nito, sir? Medium. Medium size. Kung ibibenta, sir, na nabanggit nyo, binibenta po pala. Magkano po ang selling, asking, or selling price? Siguro dapat eh. Ang asking price? Pinsang buo ni Joven yun. Si Eddie Antonio. Okay. So sa mga detalye, ilalagay ko na lang sa description lahat ng detalye. Kung may makita kayo o makursordahan dito ng mga bisikleta sa mga koleksyon ni Sir Omet, sa detalye ko ilalagay para direkta kayong mag-PPM sa kanya or siya yung mismong sasagot sa inyo. So ayan,
si Orbea, and then ito si Trexer. Ito Trek gamit nito. Anong history ito to, sir? Lahat yan, alam ko ito, may mga history yan eh. 2007 sa akin to, Euro version ng Trek na Series 8 straight XTR. Wow. Hydraulic V-brake. Straight na XTR, hydraulic V-brake, alloy frame, sir. Alloy. Small size ba to, sir? Oh. For sale din pa to, sir? No. No. So, yeah, mga Wander. Naka-Thompson. Oo. Oh, grabe, naka-Thompson yung mga ano niya. Oh. Tapos, ito yung mga unang hydraulic V-brake. Oh. Sir, ipapakita ko lang, ha? Yes. Ayan, ikot tayo kay Sir Joel. Eh, wow! Kung kauna-unahang Magura. Hydraulic V-brake, ang brand niya is Magura. Grabe, mga rare parts. Mga classic parts. Ang seat post Thompson. Ang stem niya is Thompson din. Tapos meron siyang ano rito. Carbon yung manibela. XTR group set lahat, pati sa brake set XTR. Pati wheel set. Ang wheel tubeless. Set tubeless. Tubeless. Oh, grabe. XTR din, ayan oh. Hindi ko na i-detail yung iba, basta sinabi ko XTR, alam niyo na 'yon. Shock, sir, naka-rock shock. Epison? Ah, hindi. Naka-seed. Tapos, itong isa, sir, si Trek. Na kulay red. Oh, yan. Yan, for sale. Ito ang for sale. Ano ang specs nito, sir? Para alam nila. Sa ang gulong nito, 650. 650. Okay, mas maliit siya dun sa ano. Ang drivetrain. Hindi ka makikita yung drivetrain. 105. Tama, oh. 105. Shimano 105 yung drivetrain na ginamit sa kanya. Tapos ang house niya is? Nga, hindi ko... Rolt, tama ba? Tapos ang brake set niya is Shimano rin to, sir. Mm-hmm. Naka Shimano 105 din siya. Ayan, oh. Trek, Hilo. Naka time trial din siya. Okay. Tapos naka zoom na stem. Ito. Hmm. Ano to, sir? Alloy, carbon? Alloy. Hello. Saan ka na? Carbon fork. Carbon ang fork niya kasi yun eh. Kaya nag-ano ako eh. Tinanong ko na para sigurado eh. Magkano naman po ang ano nito, sir? Ang selling price? Selling price? Oh, pwedeng pag-usapan na lang. Sige, pag-usapan na lang. Ayan, yan. Lalagyan natin ang detalye. Oh, wala kasi. And then, ito. Si Sir Bello rin. May isa pang Sir Bello rito. Oh, sige, sige. For sale ba to, sir? Yes, sir. Oh, ito, for sale. E yan, check natin ang spec niya. Full carbon to. Tapos, naka Tiagra. Ang brake set, Tiagra. Ang drivetrain, Ultegra. Ayan. Ang crank niya, Halotech na, sir. Yes, na carbon din. Carbon din. Tapos naka-physic. Tapos ang ginamit sa kanyang handlebar, na drop bar Ritchie. Tama. Ngayon, oh. Ang pricing, sir. Detail, i-detail na lang din natin. Ayan. Ito mga ka-wonder, baka kung nagustuhan nyo to, isa sa mga collection ni Sir Romy na nire-release. Ayan. Pwede kayong mag-comment sa kanya doon sa mga details na ilalagay ko. And then ito, mayroon pa ako nakita rito, Bruno. Yan si Bruno. Ito sir, may istorya rin sa inyo to, sir. Ito yung ginamit ko sa Tagaytay. Yung galing paliklamit ni Boss Joel, yun ang gamit ko. So ito yung ginamit ni Sir Omet pala, papuntang Tagaytay. Ayan o, si Bruno. Ayan. Hindi ko na i-detail mga kawander, papakita ko na lang sa inyo ha. Ang ganda ng bag niya oh. Ang liit na. Tapos, ito malapit niya no. Naka-Brooks. Ang ano ito nito, parang talagang ganito. O, ganyan talaga. Kala ko binaliktad eh no. Pwede rin i-ganon, parang naka-ano ka. Pero ganyan talaga yung ano niya. Kung usak yan siya, parang din siyang big na Broadway. Sadyang ganito talaga. Tapos naka-clearance pala yung brake set niya. And then, ito sir.
Propeller. Ah, ito yung propeller type. Check natin yung propeller type. Yan, dito wala tayong makikitang kadena dyan. Kasi propeller type niyan. Yan, tutukan nyo lang yung video na to, mga co-under, kung may magustuhan kayo rito, ha. Ayan. Japanese bike ba, sir? Anong brand to? Kasi ngayon ko lang din talaga nakikita to, eh. Sa mga ibang mga video na napapanood ko, wala, ito lang, ngayon ko lang nakikita to mga ganitong klaseng bike. Ito yung propeller type, oh. Ayan, oh. Kita na naman yung itsura niya. Classic with basket pa siya. For sale ba to, sir? For keeps. For keeps yan. Etong isa pa si Sir Belo. Ito. Ayan. Pakita ko na lang din to, ah. Oh, ang gulo niya, 650 rin. Naka 650B, no? Ang liit, no? Tapos ang ano niya, Diacompe yung brake set na ginamit sa kanya. And then, naka Ultegra rin siya. Time trial. Ayan. 26 ba ang ano nito, sir? Ang holes niya o wala pa? Ilang holes yung mga ganito? Ay, walang 26 to, no? Ang trials? Oo. 16 niya. 16 ba to? 2, 4, 6. Parang 8 eh. Oo, tama. 16 kasi kasama yun. Pero ang ganda tingnan, no? Linis. Tapos, ano to sir? For keeps, for sale? For sale din. For sale. O yan, for sale. Mga co-under, ha? Ang time trial, for sale. Comment down below kung gusto nyo yung ganitong klaseng bisikleta. Babanggitin naman natin dito kung for sale or mga for keeps. Then, kung may magustuhan kayo, siguro yung mga comment lang. 50 to 60 na sir. Ang price niya, mataas eh. Mataas. Well, pag-usapan. Okay, negotiable to, ha? Negotiable to. Yan. Ito lahat. Ito, mga collection na. Papasadahan na lang natin. Ito yung ano, sir, ha? Sa mga Schwinn. Anong model ni Schwinn Panther? Oh. Wow, galing. Ganda. Para sa mga ino. Oo, oh, kasi ito ang pinak-features niya, no, sir, no? Special feature. Pang night ride, masarap, no? Oo, oh, yan. Meron dyan ano? Asa yung pambukas? Biro sa ibabaw? May pambukas pa talaga, no? Ito. Ayun. Kala nyo, nagbibiro ako, ha? Hindi, oh. May pambukas yan, oh. Kaya nga sabi ni Sir Omate sa mga manginginom, ayan, oh. Habang nagra-ride ka, umiinom ka, pwede dyan. Kitang-kita niya naman, ha? Pristine condition. Ayan, isa sa mga collection ni Sir Omate. Ayan, naka-Shimano. Stock parts lahat yan. Parang ano, sir, no? Military? Military. And then, ito pa, isa. Specialized. Specialized. Anong story nito, sir? Mukhang ginagamit si Sir Omid to. So, gamit ng apo niya. Ah, ng apo niya. Ito na ang ginagamit. Rock hopper. Ito, specialized na rock hopper. Apong babae, ha? Dito ka magsasawa. Kung hilig, mahilig kayo sa mga classic bikes, op! Lahat yan, mga, isa sa mga koleksyon ni Sir Omet. Ayan. Ito, may giant din ako nakita rito. Ayan, ano din yan? Hydraulic V-brake. Yung unang hydraulic V-brake pa na ginamit, sir, no? Oo. Ayan, no? Ibang-iba talaga yung mga pyesa dati, no? Yung mga pagkakaano niya, compact. Ganda. Ito si Lola ng mga Bianchi. Nandito yan. Si Raleigh. Kaya talagang tatago ka agad ni Sir Omet yan eh. Kasi baka maawitan. Ito ang Madipax. MTB Madipax. Ito. Mga commander. Ayan. Anong ang story nito sir? Si Madipax. Alam mo ba si Sir Omet? Sige, sige. Papakita na lang natin sa mga view. Ito meron pa siya isang trek oh. Ito trek. Ginagamit niya rin yan, sir? Oo, ginagamit. Pag malimit, ginagamit niya ito pag night ride. Ganda, no? Ito, track niya ito. Mga head turner. Ganda ng ano. Magkakapit kami yan. Hmm? Tapos, Giant,
Oh, yan yung mga isa sa unang labas ng Giant. Meron pa siya. Meron pa yung batch niya. Sir, ito yung unang labas ng Giant? Isa sa mga unang nilabas ng Giant. Ayan. Ayan, o. Oh. Kitang-kita naman yung batch niya. Grabe mga koleksyon ni Sir Omit, no? Isa sa mga unang nilabas ni Giant, meron kaagad siya. Diesel lang may order niya, eh, pero pinarelog mo. Ito, sir? Diesel. Lapitan natin siya na. Naka internal 3-speed. Ah, naka IGS na 3-speed. Tapos, pinarelo siya. Diesel, pinarelo. Consider to, sir, na City bike siya, no? Kaya kombinasyon. Mm. Sa likod, kung tawagin natin yung forever. Yun pala yun. Ang galing. Ayun yung preno niya sa likod. Tapos ito yung gearing niya. Ilang gear ito, sir? Three speed. Diesel na pinarelo. Ayan. Ito may batch din sa harap. Ayan, oh. Naka ano na, sir, no? Disc brake na rin. And then ito, sir, Birdie Peugeot. Tama po ba, sir? Oo. Wow, isa sa mga basta Peugeot talaga. Na-attract kaagad ako, eh. Iba talaga yung Peugeot. Ano to, sir, for keeps? Mga rear na, eh, no? Ito, meron din si Sir Omit nito ng mga Peugeot. And then, ito, doppelganger, sir. Doppelganger. Yan. O, isa sa mga collection ni Sir Omit pagdating sa mga folding bike. Yan, meron siya rito. And then, ito pang isa, si Dayhon. Yan, pag sinabing Dayhon, eh, yung brand niyan, talagang wala ka nila masasabi. Ito, sir, nagamit na ginagamit niya rin pang ano? Minsan ko lang nagamit. Pagkagamit, ano na kagad? Nakalagay na dyan. Ganun ang mga koleksyon ni Sir Joel. Ah, ni Sir Omit dito. 1919. Ito, sir, ano pong history nito, sir? Dayhon din to, no? Siya yung isa sa unang modelo ng Dayhon. Ito ang isa sa mga unang modelo ng Dayhon. Yan. Yan, nakita niyo naman ang collection ni Sir Omit dito, mga co-wander, ha? Grabe. It's a privilege na ma-feature natin yan. And then, ito pa yung isa, sir. Giant Revive. Giant Revive. May story yan, sir, eh. Yung sinasabi nyo pag ginamit yan. Ilang beses namin ginamit sa night ride ni Sir Joven. Naitakbo na lang ito. Orenta na takbo namin, hindi ko na mamalayan eh. Dahil masarap patakbohin. Grabe, no? Adjustable siya, pabante, atras, baba, taas, pati upuan. Meron pa bang ganito sa mga rate ngayon, sir? Meron pa minsan lumabas, pero ito yung isa sa huling model nila na nakatago ang kadena. Kaya napagkakamalang e-bike. Oo nga, eh. Kanina tingin ko parang babanggitin ko na sana e-bike pa ito. Wala kayong kadena. Nakatago. Tapos ang gear niya, sir, ilang ano to? Speed? 3-speed din 3-speed to. 3-speed eh. Ang gear niya. Ayun. 3-speed. So, ayan, mga kawander. Ito yung mga koleksyon ni Sir Omit na mga bisikleta. So, mga nabanggit natin kanina, kung may magustuhan kayo sa mga for sale niya, comment down below sa mga detail. Etong Giant, sir, pasadahan ko na rin. Full sus. Naka full sus. 29er. Akala ko mga classic lang ang mga inaano mo, sir. May mga ganito rin pala. No? Pang collection lang talaga. Ito, mga co-answer. Oh. Giant, full suspension na siya. Hindi ko na i-detail sa inyo. Ipapakita ko na lang mga specs niyan. Naka-SRAM siya na X9. Ang group set na ginamit. X-RAM din si RD, si FD, tapos naka-X-RAM din yung crank niya. Fox yung suspension, Giant ang seat post. And then ganito rin si stem niya.
But lahat full giant na, sir, no? Ayan. Mga 4 keeps to, sir, no? Ayan. So, yung mga co-owner, ha? Sa mga nakita natin bisikleta rito, comment down below. And then, syempre, importante, huwag nyo kalimutang mag-subscribe.